Barangay Hinebra. May dalawang pantapat na sa pinakamalakas ngayong bigman sa PBA na nasa SMB na si Junmar Fajardo. And Terra Firma, mas lalakas pa dahil kay Jordan Heading. So bago nga natin talakayin yan, shoutout muna sa mga solid nating ka-teammate na sila Christopher De Los Santos, James Paul, Kadayona, JJ Sibum, Cubs Rodel Official, and Joselito Manlapas. Pero bago nga natin talakayin itong topic natin ito, baka naman pwedeng makarequest kahit isang subscribe lamang po dito sa ating channel. At kung mabigat naman ito para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po, malaking tulong na po yun. Salamat po. Ayon nga sa post ni Juan Gilas Pilipinas kung saan nakasaad rito na breaking news, Jordan Heading babalik na sa mother team nito sa PBA na Terra Firma Jeep. In that interview to Coach Cardell, tumawag ang camp niya sa amin na terminated na daw ang contract niya overseas. Sabi naman ng management, ihanda na agad ang contract signing niya. I'm very happy na madadagdagan na naman kami ng mahusay na shooting guard. Imagine with Stephen Holt, Wami, and Heading in the backcourt. Sa pag-uusap namin, uuwi siya after ng Holy Week at sasama na sa amin sa practice. PBA Insider News. So para sa opinion natin dito no, kung totoo man, eto ah, magandang balita talaga to para sa Terra Firma. Dahil sharpshooter yan eh, at legit na pang superstar rin ang laruan at galawan niya. Sa mga hindi nakakaalam ah, about sa kasalukuyang estado nito, chinek nga natin ang Wikipedia nitong si Jordan Heading. Batay rito, free agent na nga po ang nakalagay rito. So possible na binitiwan na to ng huling team na pinaglaruan nito sa Japan B-League na Nagasaki Welka. Sa mga hindi nga po nakakaalam ah, kung usapang PBA, ito'y ang 2021st overall sa special round noon sa rookie draft ng Terra Firma Jeep. Kaya lang, naudlot ang paglalaro nito noon dito sa Jeep. Kaya naman pumirma ito noon sa liga sa T1 League sa Taiwan para sa team ng Taichung Wagger Suns since 2021 and 2022. At after nito, lumipat naman ito sa liga sa Japan B-League kung saan naglaro ito para sa team ng Nagasaki Welka since 2022 hanggang 2023. At ngayon, free agent na ito. Kaya naman abangan natin kung pabalik na ba talaga ito dito sa liga sa Pilipinas para sa team ng Terra Firma. At mapunta naman tayo dito sa dalawang pantapat ng Hinebra kay Junmar Fajardo ngayong Philippine Cup. Pag Philippine Cup, alam naman natin, SMB ang talaga namang masasabing malakas at isa sa pangunahing problema ng mga team ay ito nga pong big man na ito na si Junmar Fajardo. Kaya naman ang Hinebra may pantapat na dito sa lakas at kung one-on-one kaya sumabay ni Christian Stan Hardinger kay Junmar Fajardo at kaya niya din ito pagudin sa pamamagitan ng atake sa ilalim na gustong gusto na ginagawa nitong si Stan. At kaya niya din sumalo ng mga bangga nitong si Junmar Fajardo. Kaya naman malaking bagay sa team si C-Stand. Yung pangalawa si Japet Aguilar naman. Bukod sa pagiging athletic, may jump shot din itong si Japet na malaking bagay para makapagtrabaho or mapagtrabaho itong si Fajardo sa depensa. At syempre, alam naman natin na shot blocker rin itong si Japet Aguilar. At malaking bagay yung pasensya niya sa loob or presence niya sa loob. Kaya naman itong Hinebra, eh masasabi mong may pantapat na talaga kay Junmar Fajardo. Sa height at sa lakas, kaya namang pumantay. Come.